Bago po tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, may mga bagay na minsan ay hindi na kailangang hingin pa bago natin ibigay. Kabilang na po rito ang respeto. Sa mundo, mas madaling manghusga kesa rumespeto. Nakakalimutan natin ang ating mga sariling kakulangan at mas itinutuon ang atensyon sa kung ano man ang mali ng ibang tao. Naghahanap tayo ng pag-uusapan, pagchichismisan at naghahanap tayo ng mamaliitin dahil ayaw natin na tayo yung maging biktima ng maling sistema. Naiinis tayo kapag hindi tayo nirerespeto, pero tayo ang unang nagdadamot nito sa iba. Bago sana natin hamakin ang iba ay tignan po muna natin ang ating mga sarili sa salamin. Dahil sa mundong ating ginagalawan, hindi lang tao at mga hayop ang dapat bigyan ng respeto. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng ating mga ka-online. Gusto ko lamang sabihin sa inyo na number one fan ako ng inyong programa. Lagi po ako nakasubaybay sa mga kwentong pinapadala sa inyo ng kapwa ko mga listeners. Ako nga pala si Cory. 26 years old, isa akong public teacher sa probinsya namin. Daily habit ko na ang pakikinig sa programa ninyo sa online. Nakakatanggal ng stress sa buhay ang mga true to life stories ng mga ka-online natin. Sa kwentong ibabahagi ko ay hindi ko nasasabihin kung saan ako nakatira dahil ayokong mahusgahan ng probinsya namin dahil sa kwento kong ito. Hindi tipikal na romance story ang ibabahagi ko. Hindi rin hangad na matakot ang mga tagapakinig mo. Siguro sa halip na takot ay mas kailangan ko ang kanilang pangunawa. Papa Dudut, hindi naging madali para isulat sa akin ang kwento kong ito. Pero siguro ay kailangang marinig ninyo ang kwentong ito para na rin maging aware ang iba sa mga bagay na pwede palang mangyari sa mundo. Baka sakaling makarelate din sila sa pinagdadaanan ko. Nagsimula ito nang pumasa ako bilang isang guro. Nakapagtapos ako sa isang kilalang university sa Maynila. Kung tutuusin ay dapat ay alam ko na kung ano ang magiging plano ko sa buhay. Ngunit natagpuan ko na lamang ang sarili kong tila naliligaw. Target ko noon na makapasok sa top 10, ngunit hindi ako pinalad na mapabilang dito. At dahil nga doon ay tila ba hindi ko na alam kung ano ang tatahakin ko sa buhay. Alam ko na naging guro na ako pero bakit hindi ako masaya? Akala ko kapag naipasa na ang board exam ay magiging okay na ang lahat. Pero bakit para bang hindi ko alam kung saan daan ako pupunta? Kung saang pinto ako papasok? Ano nga ba ang susunod kong hakbang? Nalito ako noon, Papa Dudut. Ang malaking mundo ng Maynila ay parang unti-unting lumiliit. Parang nasasakal na ako sa syudad na humulma sa pagkatao ko. Para bang nabibingi ako sa mga boses na naririnig ko mula sa ibang tao. Ang sabi nila ganito at ganyan ang gawin ko. Gusto kong subukan pero bakit hindi ko maramdaman ang saya ng hinahanap ko? Ano nga ba ang hinahanap ko? Bakit para bang na-figured out na ng iba kong kaklase ang buhay nila after college? Pero bakit tila ba ako? Ako lang yung naiwan. Ako na lang yung nalilito at hindi makahakbang. Nangangayayat ako noon, Papa Dudut, na wala na ako ng ganang kumain at hindi na ako lumalabas ng bahay. Napansin ito ng parents ko. Cory anak, okay lang ba? Halos hindi mo kinain ang paborito mong ulam kaninang tanghalian. Puna ni mama nang pumasok siya sa kwarto ko at nakitang nakatulala ako sa may bintana. Wala lang po sigurong gana, tugon ko sa kanya. Nilapitan niya ako at niyakap. Anak, kung ano man ang bumabagabag sa isipan mo,
Tandaan mo na pwede mo itong sabihin sa akin. Kakampi mo ako anak. Tandaan mo lagi na we are always proud of you. Bulong pa sa akin ni Mama. Hindi na ako nakatugon noon dahil tumulo na lamang ang mga luha ko. Niyakap ko rin si Mama. Anak, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Enjoyin mo lang ang buhay mo. Bulong pa ni Mama sa akin. Sa totoo lang ay hindi naman talaga nila ako pinipressure. Pero heto ako at pilit na pinipressure ang sarili. Hindi naman sila naging mahigpit kahit unika iha lang ako, pero siguro dahil lumaki ako na competitive sa school ay natakot na akong matalo sa laro ng buhay. Masyado kong dinibdib ang hindi mapabilang sa top 10 board passers. Siguro sa iba ay mababaw lamang yon. Pero para sa akin ng panahong yon ay isa na itong malaking problema. Sinasabi ko naman sa sarili ko na dapat maging grateful na lamang ako. May mga tao nga na hindi pumasa kahit na ilang take na. Pero sa kabila nito ay tila ba may maliit na boses paring pilit na sumisigaw. At sinasabi sa akin isa kong talunan. Mahirap talagang maging kalaban ang sarili. Minabuti ng parents ko na iuwi muna ako sa bahay nila sa probinsya. Ang nag-iisa kong tita at ang pamilya nito ang naninirahan doon buhat ng mamatay sina lolo at lola. Kailangan ko raw muna ng sariwang hangin para makapag-isip-isip. Hindi raw dapat ako ma-pressure sa kung anong gusto kong gawin sa buhay. Hinay-hinay lang daw dahil bata pa ako. Ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng malalagong puno at halaman. Ang mausok na paligid ay napalitan ng sariwang hangin. Nanibago ako dahil nasa elementarya pa ako nang huli akong umuwi ng probinsya. Welcome back, Cory. We are proud of you. Ang bate ni na tito at tita sa akin nang makarating ako sa bahay nila. Hawak ng pinsang kong si Katrina ang isang Black Forest cake na binili pa raw nila sa bayan. May malaki pang tarpaulin ng graduation picture ko sa may living room. Salamat po. Sana hindi na po kayo nag-abala. Ang batik ko pa sa kanila. Hindi pwedeng hindi namin i-celebrate ng guro sa pamilya natin. We are proud of you, Cory. Okay lang kung nalilito ka sa kung anong gusto mong gawin. Hindi naman natin ma-figure out kaagad kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Ang mahalaga ay maging mabuti kang tao. Paliwanag pa ni Tito. Napangiti ako sa mga binitawan niyang salita, Papa Dudut. Parang gusto kong umiyak pero pinigilan ko na lamang. Gusto ko lang na makita nila akong masaya. Kumain kami at pinagsaluhan ang inihanda nilang spaghetti at biko. Nang matapos kumain ay sinamahan ako ni Katrina sa second floor, kung saan ay naroon ang kwarto ko. Tinulungan niya akong magayos ng gamit at napansin kong tanaw mula sa kwarto ko ang mga naglalakihang puno ng mangga at talisay. Binuksan ko ang bintana at napangiti ako nang pumasok ang malamig na simoy ng sariwang hangin. Anong year mo na sa high school, Kat? Tanong ko sa pinsan ko. Graduating na po. Gusto ko nga rin pong maging katulad mo, Ate Cory. Very competitive sa school kaya one take ka lang sa board exam. Sagot ni Katrina. Nginitian ko siya, Papa Dudut. Kat, please huwag mo akong gagayahin. Baka ma-disappoint ka lang sa akin. Gusto ko na tuparin mo yung sarili mong dreams. Tugon ko naman sa kanya. Naalala ko sa kanya ang sarili ko, yung mga mata niyang puno ng pangarap at pag-asa. Ano nga bang nangyari sa akin? Bakit nawala yon? Bakit napalitan ng pressure na dapat ay hindi ko naman maramdaman? Niyakap ko siya at matapos naming magayos ng gamit ay sabay na kaming bumaba, Papa Dudut. Sinamahan muna niya akong mag-ikot-ikot sa plaza. Marami na palang nagbago sa probinsya namin. Hindi ko rin alam kung
matatandaan ko pa ang mga dati kong kaklase noong elementary kung sakaling makita ko sila. Hindi na kasi ako nakauwi simula na makagraduate ako ng elementary. Minsan kasi sinatita na yung bumibisita sa amin sa Maynila kaya hindi na kami nakabalik pa dito. May mga tao at lugar na hindi ko nakilala. Pamilyar ang lugar pero parang estranghero ako sa mismong bayan kung saan ako lumaki. Okay lang yon sa akin dahil parang fresh start na rin po ito para mag-clear ang magulo kong pag-iisip. Habang nasa loob ng bus pauwi ng bahay ay napansin ko ang mahabang tulay. Namangha ako sa arkitektura nito. Naalala ko dati na may kwentong katatakutan tungkol sa tulay na talagang tumatak sa isipan ko. Ang sabi kasi nila kapag daw hindi natulog sa hapon ay kukunin daw ng sipay o yung taong grasa. Tapos ay gigilitan sa leeg para kunin ang dugo at iaalay sa tulay. Pampatibay raw ng pundasyon nito. Katrina, alam mo ba yung kwento sa tulay na inaalay daw ng mga sipay yung dugo ng mga batang hindi natutulog tuwing hapon? Tanong ko sa pinsan ko habang nakasilip ako sa may bintana. Ah, opo. Parang di naman totoo. Pero may kinuwento yung kaklase ko na kinuwento ng pinsan niya. Mas mukhang makatotohanan yun kumpara sa sipay stories. Gabi na raw noon tapos pinsan na lang niya at isang matandang babae ang lula ng bus. Nang dumaan daw sa tulay yung bus ay may biglang pumara. Boses babae raw. Nagulat yung driver kaya tumigil yung bus. Lalaki yung pinsan niya tapos hindi naman boses matanda yung nagsalita. Pagsisimula pa ni Katrina. Eh sino raw yung pumara? Tanong ko sa kanya. Heto na nga. Wala naman pong bumaba. Nagtaka yung pinsan niya at yung matanda dahil sila lang naman yung pasahero. Nasa may gitnang nakaupo yung pinsan niya tapos nasa likod ng driver yung matanda. Lumipat yung pinsan niya sa tabi ng matanda dahil natakot. Ininspeksyon pa raw ng konduktor isa-isa yung mga upuan pero walang nakitang ibang sakay. Pinaandar ulit ng driver yung bus tapos ilang minuto lang ang lumipas nang biglang may pumara ulit. Mas malakas at malinaw na ang boses ng babae. Ngunit wala naman silang nakita. Natakot yung pinsan niya kasi parang nasa likod lang nila yung pumara. Hindi huminto yung driver pero sinabi ng matanda na itigil muna sa tabi at buksan yung mga pinto para makababa kung sino man yung nakisakay. Huminto nga sila tapos binuksan na yung pinto. Bigla raw gumaan ang pakaramdam nilang lahat matapos buksan yung pinto. Pinaandar na ulit ng driver yung bus at nakauwi naman yung pinsan niya sa bahay. Paliwanag pa ni Katrina. Nakakatakot naman yun? Kaninong kaluluwa kaya yun? Tanong ko kay Katrina. Hindi ko rin po alam eh. Ayoko po talagang inaabutan ng gabi kasi ayokong dumaraan sa tulay ng walang araw. Sabi nila, marami na rin daw po kasing nagpakamatay sa tulay kaya siguro ligaw na kaluluwa po yun. Sa ilalim din po ng tulay natatagpuan yung mga nalulunod sa kabilang barangay. Mahaba po kasi ang ilog dyan, maraming nasasakupan. Paliwanag pa ng pinsan ko. Nakauwi kami sa bahay at parang namahay ako sa unang gabi sa probinsya. Hindi pa ako sanay sa mga huni ng kuliglig sa gabi. Malamig din ang simoy ng hangin sa kwarto ko dahil lagi itong nakabukas. Hindi uso ang aircon sa province namin dahil minsan ay hindi na kailangan. May electric fan pero hindi ko ginamit dahil sapat na ang sariwang hangin. Tinawagan ko ang mga magulang ko at nagpasalamat sa kanila. After ko mag-good night sa kanila ay humiga na ako sa kama at natulog na. Simple at payak lang ang pamumuhay namin sa probinsya. May palaisdaan at sakahan sina tito at tita kaya sumasama ako sa kanila para makitulong. Paglipas ng araw ay tila ba nag-i-enjoy na ako sa probinsya. Sinamahan din ako ni Katrina sa ilog kung saan sila naliligo ng mga kaklase niya kapag may libreng oras. Ang ilog ding yon, ang bumabahay sa ilalim ng tulay na dinaanan namin noong isang araw.
Sa pinuntahan namin ay may mga maliliit na bukal sa paligid ng ilog. Maganda po ang tanawin dahil aakalain mong may mga mini swimming pools. Nadatnan namin ang mga batang naliligo sa ilog. Pumukaw sa atensyon ko ang isang batang babae na nakaupo lang sa may batuhan. Tinatanaw lamang nito ang ibang batang nagtatampisaw. Nagtataka ako kung bakit hindi siya sinasali ng mga ito. Habang busy sa pagtatampisaw si Katrina ay nilapitan ko ang bata. Kayumanggi ang balat nito at nakasuot ng itim na bestida. Kulot ang buhok nito na hanggang balikat. Parang nakalimutang magsuklay. Ayaw mo bang makipaglaro sa kanila? Usisa ko sa kanya. Minsan kasi talaga ay likas ang pagiging pakialamera ko sa mga nakapaligid sa akin. Nakatungo lang ang bata at hindi niya magawang tingnan ako sa mata. Hindi nila ako sinasali. Hindi raw ako katulad nila. Bulong niya. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Nagtaka ako dahil hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Ate Cory, hindi ka ba maliligo? Tanong sa akin ni Katrina. Nilingon ko si Katrina. Sige, mamaya na lang. Enjoy ka lang dyan. Tugon ko sa kanya. Nilingon ko ulit ang bata ngunit nawala na siya sa pwesto niya. Kinilabutan ako kasi nagpalingaling nga pa ako sa paligid pero hindi ko na siya makita pa. Nilapitan ko si Katrina. Kat, nakita mo ba yung batang kausap ko kanina? Yung nakaupo sa may batuhan? Tanong ko sa kanya. Ah, opo, ang bilis nga pong tumakbo ng kausapin mo ko eh. Bakit po? Tanong niya sa akin. Ah, wala naman. Sige, ligo na tayo. Ay ako pa sa kanya. Parang nabunutan ako ng tinik nang malamang hindi naman pala ako namamalik mata sa kinakausap ko kanina. Matapos maligo sa ilog ay nadaanan namin ang dati kong school noong elementarya. Ang nostalgic ng feeling. Parang naisip ko na subukan ko kaya munang maging guro sa paaralan kung saan ako unang nangarap. Napangiti ako at naisip ko at hindi ko na yon nakalimutan hanggang sa makauwi ako. Umuwi ang parents ko sa probinsya para i-celebrate ang Pasko at bagong taon. Sa pagkitipong yon ay doon ko sinabi ang planong nabuo sa isip ko. Ma? Pa? Parang gusto kong dito magturo. Paalam ko sa kanila matapos naming salubungin ang bagong taon. Nasa hapagkainan kami noon at sabay-sabay na kumakain. Wow! I'm proud of you, anak! Unti-unti nang bumabalik yung drive mo sa pangarap mo. Bati ng nanay ko at niyakap niya ako. Sa totoo lang ma, hindi pa. Pero gusto ko po rito magsimula. Naisip ko na simulan ko kung saan ako unang nag-aral. Baka sakali na mas mahanap ko yung sarili ko doon. Paliwanag ko sa kanya. Tamang-tama, kumare ko yung bagong principal sa school na yon. Pwedeng-pwede kitang i-recommend sa kanya, ang sabi pa ng tita ko. Napangiti ako sa suportang natanggap ko mula sa pamilya ko. Bagong taon, bagong trabaho, bagong hamon. Unti-unti ay nagiging handa na akong harapin ang mundo. Kinabukasan ay binalikan namin yung elementary school. Parang bumalik lahat ng masasayang alaala ko nung elementary pa lamang ako. Naalala ko yung mga panahon kung bakit ko nga ba ginustong maging guro. Pinuntahan namin yung maliit na stage at naalala ko na nung kinder pa lamang ako ay sinasabi ko sa entabladong yon na when I grow up I want to be a teacher. Lumipas sa mga araw at inasikaso ko lahat ng kailangang papers para sa susunod na pasukan ay makasama na ako bilang bagong guro. Naramdaman ko ulit yung excitement at gaba lalo na noong final interview ko with the principal. Maaga akong bumisita sa principal's office ng araw na yon. Napansin kong nakalakpa yung pinto pero nang silipin ko yung bintana ay may nakita akong matandang lalaki na naka-uniform. Nakaupo ito at nagsusulat sa mesa. Good morning po. Bati ko mula sa labas. Nagtataka kasi ako dahil nasa loob naman siya pero bakit nakalak yung pinto?
Sa pagkakatanda ko ay siya yung principal namin ng elementary pa lamang ako. Mas tumanda nga lang ang itsura. Medyo nagtataka pa ako dahil sabi ni tita ay bago na ang principal. Hindi ako pinansin ng principal kaya naghintay na lamang ako at umupo sa upuang nasa labas ng pinto. Sinulyapan ko pa ang relo ko at napansin kong maaga ako ng 15 minutes kaya siguro hindi ako pinansin. Matapos ang ilang minuto ay may dumating na isa pang lalaking guro. Tansya ko ay nasa late 40s na ito. May salamin at medyo may kalakihan ng tiyan. Good morning po. Bati ko nang tumapat siya sa pinto ng principal's office. Good morning. Ikaw ba si Miss Cory? Tanong niya sa akin. Yes po sir. Magiliw kong tugon sa kanya. I am Mr. Aaron Pastor, ang school principal. Pagpapakilala pa niya. Nagtaka ko sa mga sinabi niya dahil nakita ko pa kanina sa loob yung dati kong principal. Nakita kong kinuha niya yung susi ng pinto sa bulsa niya at binuksan ito. Nagtaka pa siya dahil bukas daw ang ilaw. Kasunod niya akong pumasok at nilingaling nga ako ang paligid. Wala na roon yung dati kong principal. Nagtaka ko at pilit na naghahanap ng explanation sa mga nakita ko, Papa Dudut. Naisip ko na baka may iba pang exit sa kwartong yon. Nakita ko ang isa pang kwarto pero may sign na comfort room yon. Wala nang ibang pwedeng labasan yung lalaki maliban sa main door. Inikot ko ang tingin sa buong kwarto at nakita ang picture ng dati kong principal na nakasabit sa may dingding. Sir, excuse me po. Nasa na po si Mr. Panis? Siya po ang dati kong principal nung elementary po ako dito. Tanong ko sa kanya habang itinuturo ang picture nito. Ah, si Sir. 5 years na siyang wala. Inatake sa puso. Actually, dito pa nga sa loob ng office nakita ang bangkay niya. Very unfortunate incident. Paliwanag ni Sir Pastor. Kinilabutan ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Parang ang hirap paniwalaan dahil kani-kanina lang ay nakita ko siyang nakaupo sa swivel chair na inuupuan ngayon ni Sir Pastor. Hindi pwedeng namamalik mata lamang ako dahil suot pa niya yung katulad na uniform ng nasa picture. Miss Cory, bakit parang namumutla ka? Maupo ka muna. Huwag ka masyadong kabahan sa interview. Just be yourself. Puna ni Sir Pastor at umupo na ako sa silyang katapat ng kanyang mesa. Huminga ako ng malalim at sinantabi ko muna ang mga nakita ko. Nagtataka lang ako dahil umagang umaga pero nakakita ako ng multo. Sa totoo lang ay first time ko yon. Ngunit hindi ako nagpatalo sa takot. Ginilingan ko pa rin sa interview ko at feeling ko naman ay na-impress ang principal sa mga sagot ko. Itinuro na niya sa akin ang mga papeles na kailangan ko para ipasa sa HR. Natapos ang interview at nagmadali akong umuwi at nakalimutan ko na yung nakita ko dahil naging masaya ang araw na yon para sa akin. Unti-unti ay bumabalik ang dati kong sigla para sa pangarap kong maging isang guro. Natanggap ako sa trabaho at agad ko yung binalita kina tita at sa parents ko. Masaya sila para sa akin, Papa Dudut. Ngunit dahil graduating na si Katrina, siya naman ang mag-aaral sa Maynila para kumuha ng kursong accounting. Biro nga nila mama na palitan daw muna sila ng anak ni tita. Dahil ako muna ang titira sa probinsya habang si Katrina naman ang titira sa kondo namin sa Maynila kasama sina mama at si papa. Naging mabilis lang naman ang paglipas ng mga buwan. Hinatid namin si Katrina hanggang Maynila 1 linggo bago ang pasukan. Sa kondo muna namin nagstay ang buong pamilya namin. Reunion ulit naming lahat yon. Sobrang saya ko ng araw na yon at nakikita ko ang sarili ko kay Katrina. Kaya naisip ko na kung sakaling pagdaanan niya yung stage ng pagdududa at pag-aalangan ay susubukan kong gabayan siya. Kaya desidido akong simulang muli ang panibago kong goal sa buhay. Susubukan ko pang maging good role model sa nag-iisa kong pinsan.
Matapos nga ang limang araw ay bumalik na kami ni na tito at tita sa probinsya, Papa Dudut. Inabot na kami ng dilim sa daanan dahil sa pinaghalong delay ng flight at traffic. Nalimpungatan ako sa bus dahil may narinig akong pumara sa loob. Huminto ang bus at nagpalingalinga ako. Bumukas ang pinto pero wala naman akong nakitang bumaba, Papa Dudut. Ginising ko sina tito at tita at sinabing malapit na kami. Mukhang may nakisakay na naman ah, ang sabi ng konduktor sa driver. Konti lang kaming sakay pero boses babae yung narinig kong pumara. Naalala ko yung kwento ni Katrina. Ininda ko yung takot na nararamdaman ko dahil kasama ko naman sina tito at tita. Nakauwi kami sa bahay ng matiwasay. Nang makakyat ako ng kwarto at humiga ako sa kama ay nakaramdam ako ng pinaghalong kaba at excitement dahil ilang araw na lamang ay magsisimula na ako bilang isang guro. Pinagdasal ko ang gabing yon na sana ay mababait ang mga katrabaho ko at sana ay marami akong matulungang mga bata. Ang sabi ng principal ay magiging advisor daw ako ng Section E ng Grade 5. Nag-retire na raw kasi si Mama Tiansa, ang dating guro na may hawak ng section na yon. Natatandaan ko pa na guro ko rin siya sa science subject noong grade 5 ako sa school na yon. Nakatulog na lamang ako ng may ngiti sa mga labi ko. Kinakabahan ngunit excited ako noong first day ko bilang isang guro, Papa Dudut. Very uplifting yung feeling lalo na nang makita ko ang mga batang nagunahang pumila sa labas para sa flag ceremony. Naisip ko na masaya na ako kahit may isang buhay man lang akong mabago at magabayan. Isa na yon sa goals ng mga teacher dahil nagsisilbing ikalawang tahanan ng mga bata ang paaralan. Naglakad-lakad ako papunta sa section ko nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Cory? Napalingon ako sa tumawag ng pangalan ko at nakita ko ang isang matangkad na lalaki. Nakangiti ito at naka-uniforme rin bilang isang guro. Pero si Val? Tanong ko sa kanya at mas lalong lumaki ang ngiti niya sa kanyang mga labi. Tanda mo pa ang buong pangalan ah. Akala ko nakakalimutan mo na ako. Totoo palang balitang umuwi ka na. Akala ko hindi mo na ako matatandaan. Tugon niya sa akin. Actually muntik na eh. Nung elementary tayo mas maliit ka pa sa akin. Tapos ngayon, mas matangkad ka na sa akin. Nakatingala na ako eh. Partida ha, may high heels pa ako nito. Tugon ko sa kanya. Ang tagal na nating hindi nakita, kumusta ka na? Tanong niya sa akin at napansin kong nangungusap ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Eto, bumalik ulit dito. Gusto kong magturo sa school natin kung saan ako unang nangarap bilang teacher. Ikaw, kumusta ka na? Tanong ko rin sa kanya. New hire din ako katulad mo. Parehas pala tayo ng moto. Ganyan din kasi ang reason ko kung bakit dito ako nag-apply. Ang coincidence lang na dalawa yung bakanting slot tapos eh tayo pa yung alumni na nakakuha. Paliwanag niya. Ang swerte natin, tugon ko sa kanya. Sabay na tayong umuwi mamaya ha? Yun ay kung walang susundo sa'yo. Tanong niya sa akin. O sige ba, tugon ko. Sabay na kaming naglakad sa pila, ang section na tuturuan niya ay ang Section A ng Grade 6. Natuwa ako dahil may kakilala na ako sa paaralan. Si Percival o si Percy ay kaklase ko noong elementary. Siya yung palaging escort sa school dahil bata pa lamang ay meron ang angking kagwapuhan. Ako naman yung laging class president at muse. Para rin kaming aso at pusa kung magtalo noong mga bata pa lamang kami. Nagsimula ang flag ceremony at ipinakilala kaming mga bagong guro. Nang matapos ang ceremony ay sinamahan ko ang mga estudyante ko para simulan ng first subject ko. Napansin ko lang na may isang absent sa klase. Nagtaka ako dahil first day ng klase ay may absent na kaagad ako. Minarkahan ko na lamang na absent yung bata sa records ko. Makukulit ang mga batang hawak ko sa Section E. Mabilis mawala ang focus nila sa mga tinuturo ko. Naisip ko na kailangang may diskarte ako sa mga susunod na araw.
Gusto kong makuha ang tiwala nila para sundin nila ko. Nasa kalagitnaan ako ng klase nang biglang pumasok ang isang bata. Good morning po. Sorry po, late na naman. Bati ng batang nasa pinto. Nagulat pa ako nang makita siya dahil siya yung batang nakita ko sa may ilog noon. Pinagtagpi-tagping sako lang ang bag niya. Naglakad siya papunta sa bakanteng upuan sa may second row ng kwarto. Napansin ko rin si Rana yung kanyang mga sapatos. Pawisan ng bata at nakatungo lang. Good morning, ikaw ba si Norma? Tanong ko sa kanya. Siya pala yung akala ko ay absent. Yes ma'am, tipid na sagot niya habang iniiwasan pa rin akong titigan sa mata. Nilapitan ko siya. Pwede bang malaman kung bakit late ka? Tanong ko sa kanya. May biniktima lang po yan kagabi kaya hindi ka agad nakapasok. Singit ng batang Roger ang pangalan. Nagtawa na ng buong klase. Roger, hindi ko gusto yung sinasabi mo. Magsorry ka kay Norma. Puna ko. E di sorry po, sarkastikong tugon nito. Naglakad lang po kasi ako, tugon ni Norma habang nakatungo pa rin. Gusto kong tumingin ka sa kausap mo kapag nagsasalita ka. Puna ko sa kanya. Tumingala siya at nagtama ang mga mata namin. Parang bigla akong nalungkot sa mga mata niya na tila naluluha. Nagtaka lang ako dahil itim na itim ang mga yon. Umiwas ulit siya ng tingin at tumungo. Kung maaari, ayoko nang may nahuhuli sa klase ko. May premyo ang walang late at absent sa katapusan ng school year ha? Paliwanag ko sa kanila. Ano pong premyo? Sunod-sunod na tanong ng mga bata. Pwede na ba sa inyo ang new shoes? Tanong ko sa kanila. Sa totoo lang ay hindi ko naman talaga plano yung magbigay ng premyo pero nang makita ko yung sapatos ni Norma ay nahabag ako sa kanya. Karamihan sa estudyante ko ay talagang kakikitaan ng hirap sa buhay. Magandang motivation na rin ang papremyo para ganado silang pumasok. Nagsigawa na mga estudyante. Para silang ginanahan at napangiti ako dahil napukaw ko ang kanilang atensyon. Natapos ang buong araw ng pagtuturo, nakakapagod pero fulfilling. Nasa faculty room ako at nakita kong hinihintay ako ni Percy. Atenda kita sa motor. Tanong niya sa akin nang makalabas ako ng faculty room. Pumayag naman ako. Pinheram niya ako ng extra helmet. Napangiti ako dahil may bit-bit pala siyang extra helmet. Sinabihan ko si Percy na dumaan muna kami sa bayan. Sinabi ko sa kanya na magbibigay ako ng prizes habang nagtuturo para ganahan ang mga estudyante. Pinaalala pa niya sa akin na wala pa kaming sahod. Ngunit sabi ko sa kanya na supportive naman ang parents ko kaya paniguradong bibigyan nila ako ng allowance. Mahalaga ang pera pero nang panahong yon ay mas mahalaga sa akin ang makatulong sa buhay ng mga estudyante ko. Nang makabili ako ng mga kailangan ko ay hinatid niya ako sa bahay at ipinakilala ko siya kina tita bago siya umalis. Mas naging madali ang pagtuturo ko sa ikalawang araw dahil sa mga pa-surprise prizes ko. Sa mga nakakasagot sa tanong ko. Ganado ang mga bata ngunit katulad ng dati ay late pa rin si Norma. Sinabi niya ulit na malayo talaga ang bahay nila. Inayaan ko na lamang dahil ayoko ng kwestiyonin ang mga bagay na wala naman siyang kontrol. Nasa may bundok daw kasi ang bahay nila kaya minsan ay madaling araw pa lamang ay naglalakad na siya para makapasok ng school. Ang mahalaga ay nakikita ko siyang masigasig mag-aral kahit na mahiyain. Sa totoo lang ay naaawa ko sa bata dahil parang wala siyang kaibigan. Parang walang gusto makipagkaibigan sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ay naisip ko na maging mission for that school year si Norma. I want to bring out the best in her. Naniniwala ako na bawat bata ay may kanya-kanyang kakayahan na talento. Kailangan lang nilang malaman na may naniniwala sa kanila. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang makitang inaaway ng barkada ni Roger si Norma. Itinulak ni Roger si Norma at bago pa ako makalapit ay sinabuyan pa ng asin ni Roger si Norma. Tumama ito sa mata ng bata kaya umiyak ito.
Roger at Arnold, sa principal office tayo, sigaw ko sa mga bata. Aswang si Norma ma'am, tingnan niyo po oh, nasaktan siya nang sabuyang ko siya ng asin. Pagpapaliwanag ni Roger. Parang hindi man lang nakaramdam ng guilt yung bata. Lumapit ako kay Norma at pinatayo siya. Hinawakan ko ang mukha niya at tinakpan nito ang kaliwang mata nito. Tsinek ko ang napansin kong namumula yung mata niya dahil tumama yung asin doon. Sinamahan ko muna sa banyo si Norma para maghilamos. Matapos nito ay dinala ko na sa principal office ang dalawang bata kasama na rin si Norma. Ano na namang ginawa mo Roger? Dinamay mo pa si Arnold? Tanong ni Principal Pastor. Parang maamong tupa ang mga bata habang nakaupo sa silya. Nasa kaliwa ng principal ang mga ito habang nakaupo kami ni Norma sa tapat ng mga ito. Sabi po kasi ni nanay, takot ang aswang sa asin kaya sinabuyan ko po si Norma. Paliwanag pa ni Roger. Sino ba nagsabi sa inyo na aswang si Norma? Tanong naman ng principal. Totoo po sir, nasaktan nga po siya ng sabuya namin kanina ng asin eh. Nakita po ni Ma'am Cory. Itinuro pa ako ni Arnold kaya tumingin sa akin ang principal. Nakita ko po na tumama yung asin sa mata ni Norma. Natural po na masasaktan yung bata kaya namula ang mata niya. Paliwanag ko sa principal. Kahit sino Roger masasaktan dahil sa ginawa ninyo. Paliwanag pa ng principal. Sino ba nagsabi sa inyo na aswang si Norma? Tanong ko sa mga bata. May kumakalat po kasing balita na kaya raw po namamatay ang mga alagang hayop namin ay dahil may gumagalang aswang. Nagsimula lang naman daw po nang dumating dito ang pamilya ng dayong yan eh. Paliwanag pa ni Arnold. May mga pruweba ba kayo? Tanong ng principal. Tumahimik naman si Arnold. Kapag may mga matandang nagkakasakit, nakikita po sa labas ng bintana yung nanay ni Norma. Kid pa ni Roger. Nakita ba nilang naganyong aswang yung nanay ni Norma? Tanong naman ng principal. Hindi po, tipid na tugon ni Roger. Anong basehan natin sa chismis na yan? Tanong ng principal. Para sa inyo, ano bang itsura ng aswang? Tanong ko sa mga bata. Mapula po ang balat tapos maraming pangil. Paliwanag ni Roger. Matalim din po ang mga titik tapos eh mahaba at matutulis ang kuko. Dagdag pa ni Arnold. Sige nga, tingnan nyo si Norma. Ganun ba ang itsura niya? Tanong ko sa dalawang batang lalaki. Tinitigan nila si Norma. Hindi po, cute nga po siya eh. Tugon ni Arnold. Siniko naman siya ni Roger. Napansin kong mas lalong tumungo si Norma. Napangiti naman ako pati na ang principal. Pero ang sabi ng nanay, ang aswang daw po ay anyong tao sa umaga tapos nagpapalit ng anyo sa gabi, ang sabi pa ni Roger. Nakita ba ninyo nagpalit ng anyo si Norma? Tanong ng principal. Hindi po, sabay na tugon ni Roger at ni Arnold. Teacher Cory, gusto mo bang ipatawag ang mga magulang ng dalawang ito? Tanong ng principal. Nahihintakutan ang dalawang bata at biglang nakiusap na huwag na raw gawin yon dahil papaluin daw sila ng kanika nilang mga magulang. Huwag na lang po sir, pero gusto kong humingi sila ng tawad kay Norma. Gusto kong matutunan nilang huwag maniwala basta-basta sa mga chismis. Matuto rin sana silang magbigay ng respeto sa lahat. Gusto ko po na simula ngayon ay isasali na nila sa mga laro nila si Norma. Maliwanag ba yon? Sabay baling ko sa mga bata. Opo, sabay na tugon ang dalawang batang lalaki. Magsorry na kayo kay Norma, ang sabi pa ng principal. Sorry na Norma, sabay na tugon din na Roger at ni Arnold. Natapos ang usapan namin sa principal's room. Pinalabas ko na ang mga bata at nagpasalamat ako kay Principal Pastor. Nabalitaan ang mga co-teachers ko ang nangyari kaya tinanong nila ako pagbalik ko sa faculty room. Anong nangyari? Tanong sa akin ni Mama Rites. Away bata, naniniwala kasi sa chismis na Roger at Arnold na aswang si Norma. Eh kailan pa ba kumalat ng chismis na yan? Tanong ko sa kanila. Sa pagkakaalam ko, 3 taon na sa school na ito si Norma.
Pero dalawang taon din siyang hindi nakakaalis sa grade 5. Lagi kasing late o kaya naman ay absent. Sakit din sa ulo ni Mama Tiansa yan. Pero nang magturo ako sa math sa kanila last year ay mukha namang may potential yung bata. Nabalita lang na aswang yan kasi nga nasa bundok nakatira. Tapos nakikita yung nanay na bumababa ng bundok kapag may matandang malapit nang mamatay. Ang sabi pa raw ay may nakakita dyan na naging malaking itim na aso. Pero hayun nga, chismis lang naman. Paliwanag ni Marites. Pero mag-ingat ka pa rin sa kanya, Cory ha. Pailalim pa naman kung tumingin yung batang yan. Maganda na yung nag-iingat ang singit pa ni Ma'am Karen. Naku ma'am, ayokong husgahan ng isang bata dahil lang sa chismis na wala namang basihan. Ayokong maging biktima siya ng mapanghusgang lipunan. Gusto kong maramdaman na bata na sa school na ito ay pwede niyang maipamalas yung talento at kakayahan niya nang hindi nag-aalinlangan. Paliwanag ko kay Ma'am Karen. Very bright naman ang sagot mo kaya ka siguro nililigawan ng kabatch mo na teacher. Ang singit pa ni Marites. Ha? Ano naman pong connect doon sa usapan? Natatawang tanong ko sa kanila. Lagi kasi kayong nakikitang magkasabay sa motor. Sa bagay, bagay na bagay kayong dalawa, puna ni Ma'am Karen. Inasar pa ako ng ilang guro at natahimik na lamang sila nang dumating si Percy. Nagaya na itong umuwi kaya sumabay na ulit ako sa kanya. Nakakatuwa naman yung ginagawa mo kanina. Nabalitaan ko sa ibang nating co-teachers. Ang wika ni Percy nang makababa ako sa motor. Nasa tapat na kami ng bahay ni Tita. Wala yun. Abang bata pa dapat maturuan sila na hindi tamang nanghuhusgan na lang ng ibang tao. Pagpapaliwanag ko. Nakita ko na nga na nakikipaglaro na sina Roger at Arnold kay Norma kanina. Ang sabi pa ni Percy. Mabuti naman kung ganun. O sige ha, pasok na ako. Salamat ulit. Ingat ka pa uwi. Paalam ko sa kanya. Pwede bang makuha ang number mo? Para may text kita kung may update sa school. Tanong niya. O sige, tugon ko at ibinigay ko naman ang numero ko at nagpaalam ako at umalis na siya. Lumipas ang mga buwan at mas lalo akong nag-enjoy sa klase ko. Bawat bata ay may kanya-kanyang angking kakulitan. Napansin ko rin ang pagbabago ni Norma at ng pakikitungo ng mga estudyante sa kanya. Napansin din ng iba na very supportive daw ako sa bata. Lumalabas na favorite ko na raw dahil minsan late akong umuwi para turuan si Norma sa hindi niya maintindihan sa subject ko. Ipinapaliwanag ko na lang sa kanila na kailangan ko siyang tutukan dahil ayokong umulit na naman siya ng taon sa grade 5. Nagkaroon kami ng activity sa room na kinakailangan kumanta ng mga bata. Nagulat na lamang ako ng may angking talento sa pag-awit pala itong si Norma. Kaya minotivate ko ang bata na sumali sa darating na Foundation Day. Tumanggi pa siya noong una pero umuo rin nang dahil sa kakapilit ko sa kanya. Naging busy ang buong school sa Foundation Day kaya kanya-kanyang practice kada tapos ng klase ang mga bata. Sinisiguro namin mga teachers na hindi sila aabutin ng gabi. Katulong din namin ang ibang parents sa pag-aayos ng magiging costume ng mga bata at sa pag-aayos ng decorations. Dalawang araw bago ang Foundation Day ay lumapit sa akin si Norma. Nagwo-worry siya dahil wala pa siyang costume na isusuot sa singing contest. Matapos ang klase, inaya ko si Norma sa bahay para makahanap kami ng kakasya na damit para sa kanya. Walang tao sa bahay noon dahil nasa bayan sina Tito at Tita. Nagpaalam ako sa kanila na may estudyante akong hahanapan ng costume. Sinabi ni na Tita na may mga pinaglumaang damit naman si Katrina kaya huwag na raw akong bumili pa. Nag-tricycle kami ni Norma papunta sa bahay at sinabi ko sa kanya na may mga pinagliitan na gown ng pinsan ko. Dumating kami sa bahay at dire-diretso akong pumasok sa pinto. Nagtaka ako dahil naiwan siya sa labas na nakatungo lang. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ko sa kanya. Sabi po ni inay, bawal daw pong pumasok ng bahay kapag hindi pa ako sinasabihang pumasok. Sagot niya habang nakatungo. "Ganun ba? Oo siya, pasok na ikaw sa bahay." Sagot ko. Inubad niya ang luma niyang sapatos at saka dahan-dahang hinakbang ang mga paa niya papasok ng pinto.
Inaya ko siya sa second floor kung saan ay naroon ang mga damit ni Katrina. Tuwang-tuwa si Norma nang makita ang mga damit ni Katrina. Pinagsukat ko siya ng mga damit at naaliw siya dahil kasya sa kanya mga lumang dress ng pinsan ko. Napili niyang isang puting dress. Sunuklayan ko siya at nilagyan ng kaunting makeup bago ko siya pinaharap sa salamin. Maganda ka Norma, ngumiti ka palagi ha, ang sabi ko sa kanya. Parang naluha siya nang marinig niya yon. Salamat po ma'am, ngayon ko lang po talaga naramdaman yung ganito. Salamat po sa pagbibigay ng halaga sa akin kahit na hindi naman po ninyo ako kaano-ano, tugon niya sa akin. Pinigilan ko ang mga luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Nang mga panahong yon ay parang si Norma ang naging sagot sa mga tanong sa isip ko. Si Norma at ang mga batang matutulungan ko pa ang dahilan kung bakit gusto kong maging guro, niyakap ko siya ng mahigpit. Galingan mo Norma, manalo ka man o hindi ang mahalaga ay ibibigay mo ang best mo, ang sabi ko pa sa kanya. Opo ma'am, gagalingan ko po para sa inyo, tugon niya. Norma, galingan mo para sa sarili mo. Naniniwala ko pati ang mga kaklase mo na magaling ka at may chance kang manalo, paliwanag ko sa kanya. Salamat po ulit, tugon niya. Pupunta ba ang mga magulang mo para makita ang performance mo? Tanong ko sa kanya. Abala po sila sa pangangahoy kaya hindi ko na po sila aabalahin. Ang isang araw po na hindi nila pagkatrabaho ay parang katumbas na rin po ng hindi namin pagkain sa isang araw. Naiintindihan ko naman po yun. Ang mahalaga ay naroon ka po ma'am, tugon ni Norma. Matured na mag-isip para sa kanyang edad si Norma, Papa Dudut. Siguro nga ay kinakailangan niya dahil na rin sa hirap ng buhay. Lalo kong naisip na mas maging thankful sa kung ano man ang meron ako dahil may mga taong salat kahit sa mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Kapag nanalo ka sa contest, ibibili kita ng sapatos na pamasok ha? Promise ko yun, ang sabi ko sa kanya at niyakap niya ako. Inilagay ko sa paper bag ang napili niyang damit. Kumuha rin ako ng pinaglumaang puting sandals ni Katrina at ibinigay kay Norma. Sabay na kaming buwaba ng kwarto at ipaghahanda ko pa sana ng merienda si Norma ngunit tumanggi na siya. Gusto na rin niyang umuwi dahil baka abutin siya ng dilim sa daanan. Sinabi ko sa kanya na iahatid ko na lamang siya ngunit tinutulan niya ito. Hindi raw pumapasok ang tricycle sa bahaging yon ng bundok. Nag-aalala ko sa kanya dahil ayoko naman siyang maglakad pa uwi. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang may marinig akong busina mula sa labas ng bahay. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Percy sa labas sakay ng motor. Nagtaka pa ako bakit siya nasa labas pero hindi ko na yon pinansin dahil ang mahalaga ay may mapapakiusapan na akong maghatid kay Norma. Hi Cory! Hi Norma! Ano yung bitbit mo Norma? Tanong niya. Bigay po ni ma'am. Costume ko po para sa contest, sagot naman ni Norma. Percy, pwede bang humingi ng favor? Pwede mo bang ihatid si Norma sa kanila? Alam ko na kalabisan na yon pero babawi na lang ako sa iyo. Pakiusap ko pa kay Percy. Naku po ma'am, huwag na po. Kaya ko naman pong lakarin yon, ang tutol pa ni Norma. Lalong hindi ako papayag. Sige na Percy, please. Kahit ako na magbayad ng gas mo, pakiusap ko sa kanya. Hindi mo na ako kailangang bayaran, basta you owe me one. Okay lang ba na payagan mo na lang ako manligaw sa'yo? Tanong niya sa akin. Pumalakpak si Norma habang napako ako sa kinakatayuan ko, Papa Dudut. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Sige pero huwag kang umasa ha, mataas ang standards ko, ang biro ko sa kanya. Ipinasuot na ni Percy ang helmet kay Norma at isinakay na ito sa motor. Mag-ingat kayo ha, mag-text ka kapag nahatid mo na si Norma at kapag nakauwi ka na, ang bilin ko pa kay Percy. Ang sweet naman, sige po, tugon niya. Bye ma'am, salamat po ulit, paalam ng bata at umalis na silang dalawa. Pagsapit ng dilim ay bahagya akong nag-alala nang wala pa akong natatanggap na text mula kay Percy, Papa Dudut.
Napansin ni tita ang pagkabalisa ko habang naguhugas ako ng pinggan. Mukhang malalim ang iniisip mo ah, tanong ni tita. Ah, wala naman po. Nagwo-worry lang po kasi ako, hindi pa nag-text si Percy kung naihatid na po niya yung estudyante namin, tugon ko. Sa estudyante ka lang ba concerned o pati kay Percy? Tanong sa akin ni tita. Siyempre po, sa kanya rin po, tugon ko sa kanya. Ano bang status ninyong dalawa? Lagi kanyang hinahatid tapos mabait ding bata, magalang pa. Galing din sa prominenteng pamilya. Nakakatuwa nga dahil sa halip na sa Maynila magturo ay minabuti ring maging public school teacher. Bihira na kasi sa ngayon ang mga bagong graduate na bumabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaya proud ako sa inyong dalawa ni Percy, paliwanag ni tita. Sa totoo lang tita, gusto na nga po niyang umakyat ng ligaw. Pero sa ngayon ay kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya, ang kwento ko. Hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo. Mas makikita mo nga sa proseso ng panliligaw kung malinis ba ang intensyon niya sa'yo, ang payo pa ni tita. Sasabihan ko rin po sina mama at papa na may balak ng manligaw sa kanilang unikaiha, ang sabi ko pa. Feeling ko naman ay susuportahan ka naman ngayon dahil nakatapos ka na. Hindi ka rin naging pasaway noong nag-aaral ka pa lang, paliwanag ni tita. Sana po, tugon ko kay tita. Nakahiga na ako sa kama nang makatanggap ako ng tawag mula kay Percy. Hello Percy, nakauwi ka na ba? Nag-aalala ang tanong ko sa kanya. Nakauwi na ako, wala palang signal kung saan nakatira si Norma. Medyo nakakatakot din yung lugar kasi masukal at hindi nga kasya yung tricycle dahil makipot ang daanan. Paliwanag pa ni Percy. Salamat talaga dahil pumayag ka sa favor ko ha. Nga pala, bakit pala pumunta ka kanina sa bahay? Sakto yung paghingi ko sa iyo ng pabor. Tugon ko sa kanya. Nag-aalala kasi ako sa iyo. Nabalitaan ko kasi sa mga co-teachers natin na dinala mo sa bahay ninyo si Norma. Ang wika pa ni Percy. Eh bakit ka naman mag-worry? Tanong ko sa kanya. Kasi may bahagi sa isip ko na nag-aalala na paano kung totoo yung balita kay Norma. Kaya para mawala yung pag-aalala ko, pinundahan ka na sa bahay mo, sagot niya. Eh siguro naman ay nawala na ang pag-worry mo dahil hindi naman totoo yung balita kay Norma. Bata lang siya, paliwanag ko sa kanya. Siguro si Norma bata lang, pero yung pamilya niya hindi ako sigurado. Seryosong tugon naman ni Percy. Eh paano mo nasabi? Tanong ko sa kanya. Palubog na kasi ang araw nang maihatid ko si Norma. Natakot ako sa maliit na community nila sa bundok. Lahat sila ang sama ng tingin sa akin. Nang buksan ko ang headlights ng motor ko, tumama yung ilaw nito sa mata ng isang kapitbahay nilang nakatingin sa akin. Hindi man lang nasilaw. Akma sana itong lalapit pero pinigilan ni Norma at sinabing guro niya ako. Hindi ko alam kung may gagawin siya dapat sa akin pero kinabahan talaga ako ng mga oras na yon. Napatitig ako sa refleksyon ko sa mata niya at nakita kong baliktad yun. Doon na ako nagmamadaling magmotor. Buong biyahe feeling ko eh may nakasunod na malaking ibon kaya nagpalagay ako sa parents ko ng bawang at asin sa labas ng pinto ng bintana. Paglalahad pa niya sa akin. Baka naman ibon lang yun pero masaya ako na ligtas ka nakauwi. Baka hindi lang sanay sa outsiders ang komunidad nila roon. Paliwanag ko pa. Ang sabi nila, baliktad daw ang refleksyon ng tao sa mata ng isang aswang. Dagdag pa ni Percy. Madilim na kaya baka namamalik mata ka lang. Giit ko sa kanya. May iba tayo. Seryoso ko sa sinabi ko kanina ha. Ang wika pa ni Percy. Ako rin eh. Seryoso rin ako sa sagot ko. Pumapayag akong ligawan mo ko. Nakangiti kong tugon sa kanya. Salamat. Pwede ba kitang ayain sa birthday ng father ko? Sa same break naman yung birthday niya eh. Gusto ko lang ayain ka ng maaga. Ang wika pa ni Percy. O sige, walang problema. Tugon ko sa kanya. Nagpaalam na ako sa kanya dahil maaga pa ang pasok namin bukas. Masaya ako na may nakilala akong katulad ni Percy sa probinsya. Hindi ko inaasahang marami palang surprises ang pamamalagi ko sa probinsya, Papa Dudut.
Dumating ang araw ng Foundation Day at naging abala kaming mga teachers sa pag-o-organize ng event. Kabado rin ako para sa performance ni Norma. Parang ako na yung tumayo bilang stage mother niya, Papa Dudut. Nang dumating ang part ng singing contest ay agad kong pinuntahan si Norma at ako yung nag-makeup sa kanya. Tumulong din ang ibang teachers para ayusan siya ng buhok. Natuwa ako dahil all-out support ang mga co-teachers ko kay Norma. Nang tawagin ng host ang pangalan niya ay naglakad na si Norma sa gitna ng entablado. Nagulat ang lahat dahil mukha siyang anghel sa suot niyang puting bestida at puting sapatos. Nakatali rin ang kanyang buhok at napangiti ako dahil gusto kong mabura sa isip ng mga taong makakakita sa kanyang chismis tungkol sa kanya. Gusto kong makita nila kung anong nakita ko kay Norma. Isang batang puno ng pangarap at pag-asa sa buhay. Inawit niya ang kantang Munting Tinig. Pumalakpak agad ako sa una pa lamang niyang pagbigkas ng lyrics. Namangha ang lahat sa aking talento ni Norma. Nagpalakpakan ang lahat nang makatapos siyang umawit. Narinig ko pa ang ilan na nagko-comment na malanghel ang itsura at boses ni Norma. Kinawayan ko pa si Norma mula sa ibaba ng stage at kumaway din siya pabalik. Kita ko sa mga mata ni Norma na masaya siya. Sana nagkaroon na siya ng confidence na harapin ang mga taong humuhusga sa kanya. Ako na yata, Papa Dudut, ang pinakamasayang guro ng araw na yon nang tawagin ang pangalan ni Norma bilang first place sa singing contest. Naghiyawan ang mga tao at nagsipagpalakpakan. Sobrang saya ko talaga ng araw na yon. Kagaya ng pinangako kay Norma ay binili ko siya ng bagong sapatos. Binala ko siya sa bayan kasama si Percy. Para kaming isang maliit na pamilya kung titignan mula sa malayo. Sinabi sa akin ni Norma na pagkatapos na lang daw ng sunbreak niya ito isusuot para hindi ka agad maluma. Dumating ang sunbreak at nagkaroon ako ng kaunting pahinga mula sa pagtuturo. Siyempre may mga paperworks pa na dapat tapusin pero masaya ako sa kaunting pahinga na ito at sinabi ko sa buong klase na mamimiss ko silang lahat. Sana pagbalik nila ay masipagan nila lalo na sa pag-aaral. Nangako rin ako sa kanila na may mga surprises pa ako para sipagin pa silang mag-aral. Katulad ng pinangako ko kay Percy ay sumama ako sa bahay nila para ipagdiwang ang birthday ng father niya. Maraming dumalo na prominenteng tao. Siguro dahil bahagi ng isang political clan si Percy. Ipinakilala niya ako sa father niya at alam kong dito na niya naman ang facial features niya. May lahi silang Espanyol. Happy birthday po, bati ko sa ama niya. So you must be Cory, tanong ng father niya. Yes po, tipid kong tugon. Kumusta ang panliligaw ng ano ko? May pag-aasa pa? Tanong sa akin ng father niya. Natigilan ako at nakaramdam ng hiya. Joke lang, no pressure iha. Just enjoy the night. Paliwanag ng father niya at umalis na ito. Pasensya ka na sa father ko ha, mahilig kasi yung mag-joke eh kahit na hindi nakakatawa. Gate pa ni Percy. Okay lang, tugon ko. Inaya niya ako sa veranda at umupo kami sa may table doon. Matanong lang, political pa lang family niyo. Are you planning na tumakbo rin katulad nila? Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang eh wala eh. Gusto ko lang yung simpleng buhay. Bahala na sina Kuya Ron. Bunso naman ako kaya no pressure sa akin. Ipinaliwanag ko naman na kay Papa na hindi ko hilig ang politika. Paliwanag ni Percy. Nalaman ko rin na tatlo pala silang magkakapatid. Dumaan ang gabi at mas nakilala ko ang pamilya niya. Sa kabila ng marangian nilang buhay ay nanatili silang simple at walang yabang sa katawan. Umanga ako sa kanya nang lumalim ng gabi ay hinatid ako ni Percy sa bahay. Sinabi ko sa kanya na siya naman ang iimbitahan ko para sa isang hapunan sa mga susunod na araw. Pumayag siya bago siya umalis. Nang gabing yun ay nagkaroon ako ng kakatuwang panaginip. Nasa loob daw ako ng isang bus. Dapit hapon sa labas ng bintana ay kitang kita ko ang magandang kulay na ipinintas ng langit habang lumulubog ang araw. Pinaghalong pula at kahel ang kulay na yon. Walang ibang lula ng bus maliban sa akin at kay Norma. Hi ma'am, bati niya sa tabi ko. Ngumiti ako sa kanya.
Sorry ma'am, hindi ko na masusuot yung binigay mong sapatos. Aniya habang nakatungo. Suot niya ang puting dress sa sinuot niya sa singing contest. Eh bakit naman? Hindi ka na ba pinapapasok ng parents mo? Nangungulumihan ang tanong ko sa kanya. Para po, sigaw ni Norma sa halip na sagutin ang tanong ko. Tumigil ang bus at tumayo si Norma. Naglakad siya palayo sa akin at napansin kong yapak siya. Saka ko lang din napansin na basa siya. Tumutulo pa sa sahig yung tubig mula sa kanyang damit. Lumingon muli siya sa akin, Papa Dudut. Salamat ma'am, hanggang dito na lang po ako. Sagot niya at buwaba siya sa bus. Nalimpungatan ako mula sa pagkakatulog, Papa Dudut. Tinignan ko ang orasan sa dingding ng kwarto ko. Alas 4 pa lang ng umaga yon. Naisip ko na siguro ay miss ko na ang batang yon dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Bumalik muli ako sa pagtulog. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa tunog ng cellphone. Tinignan ko ito at nakitang si Percy ang tumatawag. Alas 10 na ng umaga at umupo ako sa kama bago sinagot ang tawag nito. Hello? Good morning. Bati ko sa kabilang linya. Cory, huwag kang mabibigla sa mga sasabihin ko ha. Pero patay na si Norma. Tugon ni Percy. Natigilan ako sa aking narinig. Para bang hindi agad na absorb ng utak ko yung mga sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Nangangatal na tanong ko sa kanya. Wala na si Norma. Nagkayayaan sila kahapon ang mga kaibigan niyang maligo sa ilog. Biglang lumakas ang agos at natangay si Norma. Nalunod yung bata eh. Kaninang umaga lang natagpuan ang katawan niya malapit sa tulay. Paliwanag pa ni Percy. Naalala ko ang aking panaginip. Umaguluhol na lamang ako at hindi na ako nakatugon sa mga sinabi ni Percy, Papa Dudut. Yun na yata ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. Naalala ko ang mga ngiti ng bata. Nag-uumpisa na siyang mangarap ngunit tinangay lamang yon ng malaking agos. Nang hapong yon ay nagplano kami ni Percy na bumisita sa bahay ni Norma. Dumaan muna kami sa bayan para bumili ng kandila at mga bulaklak. Inaya namin ang ibang guro ngunit ayaw nila dahil natatakot daw sila. Ipagdarasal na lang daw nila ang kaluluwa ng bata. Ayaw ko naman silang pilitin. Paalala lang, pupunta tayo ron para makiramay. Huwag na huwag kang tatanggap o kakain ng kahit na anong pagkain na iaalok sa'yo. Paalala pa ni Percy bago namin tinahak ang daan papunta kina Norma. Mula sa sementadong daan ay naging malubak at maputik ang lupang aming dinaraanan. Naging mas marahan ang pagpapatakbo ni Percy ng motor. Minsan ay napapahawak ako sa malapad nitong balikat ngunit madalas ay niyayakap ko na lamang siya upang hindi ako malaglag sa kinakaupuan ko. Ang mga bahay na aming dinaanan ay naging mangilan-ngilan na lamang hanggang sa naging puno na lamang at mga halaman ang aming nakikita. Naging mas makipot ang daanan. Naalala ko ang sirang sapatos ni Norma at ang pawisan niyang itsura kapag pumapasok tuwing umaga. Malayo din ang nilalakad niya para makapasok lamang sa eskwelahan. Alas 4 pa lamang ng hapon kaya panatag ang loob ko na hindi kami aabuti ng dilim. Ilang saglit pa ay natanaw ko na ang mga kubo. Tatlong kubo lang ang naroon at pare-pareho nangyari. Nakaangat sa lupa ang mga kubo at may limang baita ang nahagdan para makapasok sa pinto. Itinuro ni Percy na ang kubo sa gitna ay ang bahay ni na Norma. Sa labas nito ay naroon ang isang kahong yari sa pinagtagpitagbing plywood. Laman ng kahong yon ang sadya namin. Kapag tinapik ka nila, tapikin mo rin pabalik ha. Huwag na huwag kang aalis nang hindi mo nagagawa yon. Tanda raw yon ang tipo ka nila. Kapag hindi mo ginawa pabalik, baka kunin ka nila. Bili ng kasambahay namin yon ang sabihin kong pupunta tayo dito. Ang bilin pa sa akin ni Percy. Muaba ako sa motor at tinanggal ang suot na helmet. Pinagmasdan ko ang paligid at nakaramdam ako ng awa. Bakas ang kahirapan sa kapaligiran. Parang hindi rin inabot ng kable ng kuryente ang bahaging yon ng bundok. Sa tingin mo eh, pwede kayang tulungan ng pamilya mo ang malit na community na ito?
Tanong ko kay Percy. Sinubukan ko nang ipagtanong yan buhat nang ihatid ko si Norma. Informal settlers daw ang mga ito at dapat walang nakatira sa bahaging ito ng bundok. Pero hinahanapan naman daw ng malilipatan. Balitaan kita kapag may update tungkol dito. Paliwanag pa sa akin ni Percy. Napangiti ako sa mga sinabi niya. Likas na mawain at matulungin talaga ang lalaking ito. Tao po, tawag ni Percy at sinubukan itong lumapit sa may unang baitaang ng hagnanan. Nakasarado ang pinto at tahimik ang paligid. Inilagay ko sa ibabaw ng ataol ang dalakong bulaklak. Nakasarado ang ataol. Kinuha ko ang mga kandila sa dalakong paper bag. Akmang kakatok si Percy nang bigla kaming may marinig sa aming likuran. Sino kayo? Tanong ng isang matandang lalaki. Patpatin ito at kulay puti ang buhok na abot hanggang balikat. May bigote at balbas din ito na kulay puti. Nagulat kami dahil bigla na lang siyang sumulpot. Magandang hapon po. Ako po si Teacher Cory. Kasama ko po si Teacher Percy. Mga guro po kami ni Norma. Makikiramay po. Paliwanag ko sa lalaki. Salamat sa pagbisita, Teacher Cory. Tugon ng isang babae. Nagulat kami ni Percy dahil nasa tapat na ito ng pinto. Hindi namin napansin na binuksan na pala yon. Kahawig ng babae si Norma. Mahaba lang ang kulot nitong buhok na abot hanggang bewang. Namumugto ang mga mata nito at nakasuot ng kulay itim na blusa. Ako po ang nanay ni Norma, paliwanag nito. Ngayon ko lamang siya nakita dahil hindi naman ito umuibisita sa eskwelahan. Inabot ko sa kanya ang mga dalang kandila. Naramdaman kong hinila ni Percy ang damit ko. Napatingin ako sa kanya at napansing nakatingin siya sa kaliwang direksyon. Sinundan ko ang kanyang tingin at nagulat nang biglang dumami ang mga tao sa paligid. Nakatayo lamang ang mga ito sa labas ng kubo. Tansya ko ay 7 katao ang mga yon at matalim ang titig sa amin. Guro siya ng anak ko. Bumalik na kayo sa kanya-kanyang trabaho. May otoridad na utos ng ginang. Sumunod naman ang mga yon. Ang iba ay umalis habang ang ilan ay nag-igib ng tubig sa poso at nagsibak ng kahoy. Minsan ay nahuhuli ko silang nakatingin sa amin. Nagtaka lang ako dahil wala namang katao-tao kanina sa paligid nang dumating kami at hindi namin napansin ang pagdating nila. Pagpasensyahan niyo na po mga taga rito. Hindi lang din kami sanay na may ibang bumibisita sa amin. Paliwanag ng ginang. Kumuha ang matandang lalaki ng mga upuan mula sa likod ng kubo at ibinigay sa amin. Magkatabi kaming umupo ni Percy. Ako na lang at ang aking ama ang natira sa bahay na ito. Iniwan na kami ni Norma. Ani ng ginang habang sinisindihan ang kandila. Nagtaka ako dahil akala ko ay ama ni Norma yung matandang lalaki. Eh mawalang galang na po. Nasaan na po ang ama ni Norma? Tanong ko sa ginang. Wala na siya. 3 taon nang patay si Rodrigo. Paliwanag nito. Pasensya na po, tugon ko. Ang sabi ni Norma eh gusto niya raw po maging isang guro katulad mo. Malungkot na tura ng ginang. Nalungkot ako sa mga sinabi niya dahil batid kong hindi na ito matutupad ni Norma. Pinigilan ko ang mga luhang unti-unting namumuo sa aking mga mata. Mabait pong bata si Norma. Tahimik siya pero maaasahan sa mga gawain sa paaralan. Ang sabi ko sa ginang. Lumapit sa akin ang ginang at tinapik-tapik ako sa balikat. Ma'am, salamat po sa pagmamalasakit sa aking anak. Tugon ito. Umalis ito at lumapit muli sa ataol ni Norma. Nagulat ako sa ginawa ng ginang. Nakatingin ang kami ni Percy at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Minuwestra pa nito na tapikin ko rin sa balikat ang ginang ngunit hindi ko alam kung papaano. Tumayo ako sa upuan at lumapit sa ginang. Tinapik-tapik ko rin ang balikat nito. Condolence po, bulong ko. Gusto po ba ninyo ng makakain? Tanong sa akin ng ginang. Umiling-iling ako pero tumayo ito at pumasok ng kubo. Naiwan ako sa harapan ng ataol at umusal ako ng maikling panalangin. Hindi ko na napigilang mapaluha.
Hindi ko akalaing hindi na pala kami magkikita ng favorite student ko. Thank you, Norma. Kahit sa maliit na panahong pinagsamahan natin, pinaremind mo sa akin ang dahilan kung bakit ako naging guro. Pangako na marami akong batang tutulungan. Ikaw ang naging sagot sa mga tanong ko. Naging malinaw sa akin ang lahat. Sana masaya ka na sa kabilang buhay. Doon ay wala na mga taong mapanghusga. Bulong ko habang nakatitig sa ataol. Bumalik ako sa upuan at niyakap ako ni Percy dahil hindi ko pa rin mapigilan ang pag-iyak. Nagulat kami nang biglang bumuhos ang ulan. Mabuti na lang at may silong sa bahay kung saan ay nakaburo lang bangkay ni Norma. Muhaba ng kubo ang nanay ni Norma at dalang isang plato. Kumain po muna kayo. Offer niya sa amin ang sinukmani. Nahihiyaman ay tinanggihan namin ito ni Percy. Malakas ang ulan, baka gusto po ninyo magkape. Tanong ng ginang sa akin. Hindi na po, alis na rin po kami. Tugon naman ni Percy. Pero mas lalong lumakas ang ulan. Nagulat kami dahil nababasa na rin kami kapag umiihip ang hangin. Ilang katao ay sumilong din sa kubo. Nakaramdam ako ng kaba dahil nakatitig ang ilan sa aming dalawa ni Percy. Madilim ang langit dahil sa pagbuhos ng ulan. Humina lamang ito ng kaunti ay tiyak na aalis na kami. Ngunit ilang minuto pang lumipas bago ito tumila. Nang ambo na ay nagpaalam na kami. Hindi ko rin gustong abutin ang dilim dahil sa walang poste ng kuryente sa daanan. Dito muna kayo magpalipas ng gabi. Ayan ang isang lalaki nagsisiba kanina ng kahoy. Oo nga, madulas ang daan, sang-ayon ng ilan. Huwag nyo nang guluhin ang isip ni Teacher Cory. Bisita ko siya kaya masusunod kung ano ang gusto niya. Suhestyon ng ginang. Nagpaalam na kami ngunit humaharang sa daan ang mga kapitbahay. Kanina ko pang sinasabi na bisita ko siya. Giit ng ginang sa mga taong nasa paligid. May diin ang mga salita niya. Nagbigay daan naman ang mga taong ngunit ang tatalim na mga titig nila. Kinakabahan ako sa mga kinikilos nila. Sumakay kami sa motor at lumapit ang ginang sa amin. Mga ma'am at sir, kapag buwaba na kayo, pakiusap ay huwag na po kayong lilingon. Huwag kayong mag-alala. Babantayan po namin kayo para hindi kayo madisgrasya. Ani ng ginang. Nagtaka ako sa mga huling salitang binitawan niya. Nagpaalam na kami sa kanya at pinaandar na ni Percy ang motor. Madulas at maputik na ang daanan at dahan-dahan lang ang pagmamaneho ni Percy. Nasa gitna kami ng daan nang bigla kaming makarinig ng kaluskos na sumasabay sa amin mula sa mga punong nasa magkabilang gilid namin. Nakarinig din kami ng malakas na pagaspas ng ibon mula sa ibabaw namin. Animoy sumasabay sa amin ang kaluskos at pagaspas. Hinigpitan ko ang yakap ko kay Percy, Papa Dudut. Kapit ka lang, Cory. Sundin mo ang sinabi ng ginang. Huwag na huwag kang lilingon. Ang bilin nito sa akin. Kinabahan ako at nakaramdam ng takot lalo na kapag sumasagitsit ang kidlat sa langit. Nagdasal ako na sana ay ligtas kaming makauwi. Kinabahan ako nang makaramdam ako ng animoy malapit na sa bato ko ang pagaspas ng malaking ibon. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Huwag kang lilingon, Cory. Ulit ni Percy sa akin. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang maramdaman kong hindi na lubak-lubak ang dinaraanan namin. Binuksan ko ang aking mga mata at nagpasalamat ako kay Percy. Nahatid niya ako sa bahay at nagpasalamat ako sa kanya. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na ha, ang billing ko sa kanya. Oo naman, pero pwedeng humingi ng favor? Tanong niya sa akin. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Maglagay ka ng asin at bawang sa labas ng bintana mamaya para na rin sa ikapapanatag ng loob ko. Aniya. O sige, gagawin ko. Tugon ko. Nang makapasok sa bahay ay ginawa ko naman ang bilin ni Percy, Papa Dudut. Bago ako pumasok ng kwarto ko, tumunog ang cellphone ko at nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Nakauwi ka na? Tanong ko sa kanya. Oo, ginawa mo ba ang bilin ko? Tanong niya. Oo naman, tugon ko. Cory,
May aaminin ako sa'yo. Kanina habang nasa daan tayo ay napatingin ako sa side mirror ng motor ko. May napansin akong kumidlat. Sa magkabila nating side ay hinahabol tayo ng dalawang malaking aso. Nakita ko na binubugaw ng malaking ibon ang dalawang yon para hindi tayo masunggaban. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko pero pakiwari ko ay binabantayan tayo ng mga magulang ni Norma. Masaya ako na hindi mo ito nilingon dahil ayokong matakot ka. Paliwanag pa ni Percy. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman. Hindi ako makatulog, laman pa rin ang isip ko si Norma. Hindi ko na ulit makikita ang batang nagsisimula palang mangarap. Batid ko namang aksidente lang ang lahat at wala akong kontrol sa mga nangyari. Sapat na sa aking makapagpaalam siya kahit sa panaginip. Ngunit natakot din ako papadudot pero mas nanaig yung lungkot ko sa pamilyang iniwan ni Norma. Ayokong husgahan ang pagkatao ng pamilya niya pero masaya ako na ligtas kaming nakauwi. Hindi naman kami napahama kaya sino ako para husgahan sila? Sino ako para husgahan ang pamilyang nagluluksa? Hindi ko na ulit makakasama si Norma pero alam kong marami pang batang katulad niya na kailangan ng tulong ko. Nang mga sumunod na araw ay humingi ako ng updates kay Percy patungkol sa tulong na pwedeng ibigay sa pamilya ni Norma. Ngunit sabi nito ay wala na raw doon ang komunidad ng puntahan ng mga kakilala ni Percy. Mukhang umalis na raw at halos wala nang iniwang bakas. Wala na rin kaming nabalitaan tungkol sa pamilya ni Norma. Parang bigla na lang silang naglaho. Iniisip ko na lang na baka iyon ang paraan nila para makapag-move on sa pagkawala ng bata. Papadudot, hindi ko malilimutan sa buhay ko ang batang si Norma. Hindi ko na balak alamin pa kung anumang klase ng misteryo meron ang pamilya niya. Sapat na akong nakilala ko siya kahit na sa maikling panahon. May mga tao talaga na magpaparealize sa atin kung ano ba talagang gusto natin sa buhay. Pinarealize niya sa akin ni Norma ang tunay kong debosyon at yon ay ang pagtuturo. Gusto kong makatulong pa sa mga batang higit na nangangailangan, isang dahilan kung bakit ayoko nang lisanin ang aming probinsya. Hangad ko na sana ay huwag na nating isali pa ang mga bata sa mapanghusgang mundo. Sa halip ay ayakin natin sila, palapit sa kanilang mga minimithing mga pangarap. Sana nga ay dumating ang araw na lahat ng bata ay magkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Masaya na ako rito lalo't higit ay naging kasintahan ko po si Percy. Matapos ang tatlong buwan ng panliligaw ay sinagot ko na siya. Siguro nga ay hindi agad natin malalaman kung ano ang gusto natin sa buhay. Umuwi ako sa probinsya na puno ng pagdurusa ngunit sa pananatili ko rito ay natagpuan ko ang true calling ko sa aking profesyon. Sana po ay nagustuhan mo at ang ating mga ka-online ang kwento ng aking buhay. Salamat po sa mga mag-share at magkikwento ng tungkol sa aking mga naranasan. Lubos na gumagalang, Cory. Likas na may misteryo sa ating mundo. Hindi lang tayong mga tao ang bahagi nito. May mga nilalang na ibaman sa atin ay kailangan pa rin nating bigyan ng respeto. Lalo't higit kung wala naman itong ginagawang masama sa atin. Wala rin kasiguraduhan sa mundong ating ginagalawan. Hindi naman kasi talaga natin agad na ma-figure out ang mga gusto natin. Normal lang na matakot at mag-alinlangan. Ngunit sa panahong walang kasiguraduhan, huwag sana tayong matakot na kilalanin ang ating mga sarili. Buksan ang isipan sa bagong lugar at mga bagong taong nakikilala po natin. Sa gitna ng ating paglalakbay sa agos ng buhay, huwag sana nating kalimutan ang tatlong mahalagang bagay: ang respeto, pangunawa, at pagmamahal. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.